Hi, my name is JC and welcome sa aking vlog. Ngayon, ang gagawin ko is titikman natin yung mga iba't ibang klase ng snacks sa Japan. Ito yung in-unbox ko last time. So ngayon is titikman natin kung ano yung difference ng snack ng Japan dito sa Norway at saka sa Philippines. Habang kakainin ko ang mga ito is nagtanong ako sa mga iba't ibang YouTube friends sa Facebook kung may gusto silang itanong sa akin. So para hindi naman sobrang boring yung video ko na kumakain lang ng chichirya. So nagtanong ako sa kanila kung may gusto ba silang itanong sa akin. Start natin. Ito, isang chichirya. Ayan siya. Hindi ko alam kung anong pangalan nito kasi ano lang siya, Japanese lang yung nakasulat. Pero nakalagay dito is Ebi Mangetsu. Ebi Mangetsu lang yung nakalagay, so hindi ko alam. So i-try natin, tikman natin. Oh! Ang lakas yung amoy! Ano siya? Amoy, ano siya, yung parang shrimp? Oh, ang lakas yung amoy niya. Iba yung lasa niya. Parang lasang shrimp na kakaiba. Kakaiba sa aking panlasa. Iba yung lasa niya. So habang kumakain tayo, sasagutin natin yung mga ibang tanong ng mga YouTube friends ko sa YouTube. Ang unang tanong is from Aikano TV. Ang tanong niya is ito. Ano ang traits na nakuha mo from Philippines to Norway? Siguro yung ano, pagiging ano, yung masipag dito sa Norway. Gusto nila yung mga Pilipinong ano, o i-employ kasi masisipag daw tayo. Totoo naman, lahat tayo mga Pilipino is nang napakasipag natin, di ba? So yun, isa yun. And then, subukan naman natin ito. Ang sabi niya sa akin, ito daw is pwede din sa bata kainin. So, siguro bata pa ako. Joke lang. Ganun yung itsura niya. Ano siya? May cheese siya sa loob. Lasang brie. Alam mo yung brie na cheese? Ganun yung lasa niya. So, yung filling niya dito sa ano ito, yung puti. Lasang brie, yung cheese. Pero may iba siyang kakaibang amoy, yung parang ano din, parang hipon yung amoy niya. Mga Japanese mahilig sa ano, sa mga exotics. Yung exotic ano, siguro mahilig sa siguro sa kakaibang amoy. Pero iba kasi yung amoy niya, promise. Parang ewan ko, baka yun ang pang-amoy ko. Pero masarap siya. Maalat siya na creamy and crunchy. May ano siya, yung alam mo yung hipon ba? Yung parang kakaiba. Pero okay siya. Yung cheese niya, yung puti sa loob, is lasang parang brie. So, pwede. And then ngayon, punta naman tayo sa pangalawang tanong. Ito naman, tanong galing kay Rhea Lockdown Chen.
Paano ka naging isang YouTuber? Sino or ano ang nag-udyok sa'yo? Actually, yung pag-YouTube ko is nag-start yan matagal na, mga siguro ano, mga way back 2000 kailan ba noon? Yung sobrang ano noon, 2015 or 2016. Walang nag-udyok sa akin, ano lang, wala lang, nag-film kasi ako noon eh, matagal na. Ano lang, nag-upload sa YouTube, tapos nag-film, and then hanggang ngayon, parang naging libangan na siya. Tapos, yung pag-YouTube, yung parang nakaka-aliw din minsan, alam mo yun, yung nakaka-addict na ewan, yung mga katulad kong small YouTuber dyan, ano, makaka-relate kayo. Kasi iba yung feeling niya eh, yung parang, hindi siya mataas yung sahod mo pero nag-e-enjoy ka yung ginagawa mo. So, ganun yung feeling. Baby, yan. And then, eto. Kuha siguro ako ng gunting. Para mas mabilis, ano, buksan. Eto siya yung next. Try natin to. Oh, parang yung ano, yung parang, alam mo yung nagaraya sa Pilipinas? Ganun yung ano niya, yung amoy niya. Uy, masarap siya. Parang yung ano nga. Parang yung matamis na may manis sa loob. Tapos, manamis-namis na may ano sa loob, na may mani na medyo umalat ng kunti. Ito, masarap siya. At saka yung amoy, mabango. Hindi siya amoy hipon. Masarap. Ito gusto ko. Masarap. Pumunta naman tayo sa ano, sa susunod na tanong. Ang tanong galing kay Jay. Sabi niya, ilang beses ka na nagsahod sa YouTube at magkano? Ilang beses na daw ako nagsahod? At magkano? Secret! Simula na muna ako, ano, tatlong beses pa lang ako nagsahod. At saka, hindi naman siya malaki. Yung minimum lang. Yung mga katulad kong ano dyan, YouTuber, alam nila kung ilan yung minimum. So, yun. Tatlong beses pa lang na ganun. And then, eto pa, isang tanong. Galing kay Senora Travel Vlog. Nakakatawa yung tanong niya. Ang sabi niya dito is, kailan ka titigil sa pag-YouTube? Hindi ako titigil kasi dito yung ano, nalilibang ako dito eh. Siguro pag ano na, pag hindi na uso yung YouTube, siguro doon ako titigil. Pero sa ngayon is hindi na muna. hanggat nag-enjoy ako, ano, hindi pa muna ako titigil. So, ayun. Ito naman is, may nakalagay na rice snack. Ayan. So, titikman natin. Hogis bigas nga. Ano siya? Wasabi. Ito, nakasulat dito. Hindi ko nabasa ito. Rice snack, wasabi, and peanuts.
Kaya pala. Oo. Ano siya? Wasabi flavor. Oh. Ang tapang. Pero okay siya. Pero kakaiba yung lasa niya. At saka yung wasabi is medyo maano siya. Sabagay wasabi naman is ma... Tawag niyo yung very strong yung pagkaano pupunta sa ilong mo. So, pero okay siya. Pero mas bet ko ito. Mas gusto ko itong Sipuriti. Mas masarap siya. Ito yung may daing sa loob. Interesting. Ang lakas yung amoy niya. Ano, amoy ano siya? Yung amoy, alam mo no, yung nori wrapper, yung ginagamit na pang ano ng sushi. Ganun yung amoy niya. Mahilig ang mga Japanese ng ganung amoy. Yung medyo kakaiba na malakas. Masarap siya. Pwede. Ganun siya. Parang iba yung lasa. Yung parang alam mo yung ginagamit doon sa ano, yung sa sushi, yung green. Ganun yung lasa niya. Now, ganito pala yung mga gusto ng mga Japanese, ano yung mga taste bud nila, yung kakaiba. Diba? Diba yung mga chichirya nila. Pero okay siya. Hindi yung mga typical ng chichirya na matamis or maalat, ganun, hindi. Parang may kakaiba siyang flavor. Pwede. It's good. And then the next one is